Hello! Ito na naman si Nanay Maria from Belgium. Nanginginig-nginig pa yan, no? Parang songeris. Oo. So, sandali ha, at babasahin ko ang message ng isang subscriber ko. Yan. Sandali. Maganda yung kanyang message. Oo. Magandang gawing topic. Oo. Habang ako'y nagaluto ng kanin. Mm-mm. Yan. Ginising ko na yung anak ko, sabi ko, kumain ka na. Tat, ako'y iinom ng tubig. Ah, sarap. Mm-mm. Ngayon, yan. Ating gabasahin, ha? Mm-mm. Talaga itong batang ito, eh. Waa. Mm-mm. Nabasa ko yung kanyang energy. Alam mo naman si Nanay Maria eh. Kahit hindi ka pa nagsasalita, alam ko na yung energy mo. Mariread ko na. Yan. Wow, super sexy sa ganda. Okay, yan ha. O, pakinggan ha. Pakinggan. Napakaganda ng topic na ito gagawin natin. Hello po, ma'am. Good evening. I'm new subscriber in your YouTube account. Yan. Gusto ko lang po humingi ng advice regarding to my LDR Belgian boyfriend. Because I asked him if why he loves me. Then he answered, because he likes my legs and my smile. And my boobs. And he followed to say that he loves my inside attitude. Yun pala naman eh. I was a little upset and not satisfied sa answer niya. Feeling ko po, mahal niya lang ako dahil nagagandahan siya sa akin. Tama po ba ang instinct ko, ma'am? Yan. Okay. Pinadala pa niya yung kanilang ano tawag doon? In-screenshot pa yan yung kanyang mga usap. Bagsik ano? I hope you can answer me po. Salamat po, ma'am, in advance. So, turutotot. Sinagot ko siya. Nagustuhan niya. Ma'am, thank you po. I did not expect na ma-replyan ninyo ako. So, magagali ako. Turutotot. Ayan. Sagot niya, ma'am, thank you po ng marami. You're blessed for me, ma'am. Sa'yo ko lang po ito na-share about my BF. So, sagot ulit ako. Turutotot. Ang sunod na message. Oh, kala ko na may masaya-masaya na siya. Satisfied na. Contented na. Nasundan uli the following day. Sabi niya, ma'am, natakot po ako. Baka ma-turn off siya sa akin if magkita kami dahil sa mga peklat ng legs ko. So, sinagot ko siya. Turutotot. Sabi niya. Sinabi daw naman niya doon sa boyfriend niya yung regard sa kanya mga peklat. Pero okay lang po sa boyfriend niya. Okay? Ang gusto kasi daw ng BF niya ay sexy at saka slim. Oo. Usually, natural lang yan sa mga foreigners. Pero di mga Pilipino, di ba may mga Pilipino type nila, mga slim na sexy. Di ba naman mga Pilipino ganun din? Oo. Ikaw naman ining para ka naman bago eh. Mm-mm. Ito ulit, nag-message ulit siya. Yan, marami daw siya natutunan sa mga video ko. Na-inspired ko daw ang mga taong katulad niya. Ay, salamat. Salamat. Mm-mm. Yan, oh. Yan, nag-message ulit siya. So, sabi niya, ma'am, I feel insecure of he said. Yan. So, sinama pa niya yung kanilang SS. Screenshot. Tuwa talaga ako, tuwa. Sabi niya, yung daw kanyang BF ay dati baseball player tsaka runner. Sabi niya, insecure daw siya sa kanyang legs sapagkat may mga peklat, okay? Hindi naman karamihan, meron lang mga peklat, okay? Ngayon,
yung mga peklat na yon ang nakakapag-insecure sa kanya. Pero yung shape ng legs niya, okay naman, okay? Athletic type shape ang legs niya. Okay. Dahil siya doon na may nag-exercise, tsaka yan na nga, ano baga sabi niya, nagja-jogging yata siya, tsaka ay, ano, yung gang, tama, nagja-jogging siya, tsaka exercise, yan. So, ang kanya lang concern is her okay, legs with the scars. Ano ba naman yung English ng nanay? So, sumagot ako, turut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 
So sabi ko sa kanya, gagawin kong video ang iyong message. Para at least ay may ma-share ako sa ibang mga viewers about insecurities. Okay? So tuwan-tuwa naman siya, aabangan daw niya. Yes, ma'am, aabangan ko po talaga video niyo, ma'am. Okay? Especially po sa mga lutong Belgium. Turut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 ! Yan. Ang batang ito, yung message niya, wala itong pinagkalayo sa nangyari sa aking buhay. Okay? Ngayon, paano ko ang aking insecurities ay napaglabanan? Okay. Dahil ako'y may insecurities imprisoned me. I was imprisoned for more than 30 years. Because of my insecurities. Totoo yun. Since ang aking insecurities ay nagsimula nung ako'y high school na. Yan. So ito ay sinishare ko sa inyo ay totoo. Okay? Ito ay nangyari sa akin. Okay? Ito ay maging aral sana sa inyo. Kapulutan nyo ng aral. Okay? Na ang insecurities ay hindi nyo dapat inaalagaan dahil ang insecurities gagawin lang niyang napakalungkot ng buhay nyo. Okay? Yan. So, nung ako'y high school, yan, nag-aral, sa De La Salle kami nag-aral magkakapatid eh. Kasi may pera naman si nanay dahil siyeman si tatay. Mm-mm. So, gayahin nyo yan, yung tubig. Yan. Lagyan nyo ng citron. Yan. Slice na citron. Para hindi kayo manaba. Tsaka kakapal yung buhok. Kita nyo yung buhok ni Nanay Maria. Kahit maputi na, makapal. So, diretso. Nung ako'y nag-aaral sa De La Salle, tanda-tanda ako pa. Okay? Ako'y very confident sa sarili ko. Sapagkat, lumaki naman kaming magaganda ang mga skin. Yan. So, nagsimula ang kalbaryo ng insecurities ko nung ako'y second year high school sa De La Salle. Ngayon, meron akong classmate noon, lalaki. Okay? Anak siya ng principal sa De La Salle. Ngayon, siya ay scheduled na pumunta sa Amerika. Mm-mm. Ngayon, hindi siya natuloy sapagkat nagkaroon siya ng kurikong. Yan. Kung alam niyo yung kurikong, yung 7 years itchy, yan. Ngayon, yung kurikong madali ang makahawa. Nagkataon naman itong batang ito'y katabi ko. So, nahawahan ako, in short, nahawahan ako ng kurikong. Na yan naman kurikong na yan, there is no cure for kurikong that time. Ano lang yan, mga cream. Okay, pero pangsamantalang ano lang siya. Anong tawag doon? Pangsamantalang gamot, maya-maya. Pang-alis kate, maya-maya makati na uli. Yan ay sobrang kate na nagsusugat, parang galis. Tapos puro bukol-bukol, diyan siya o, oh, diyan sa mga palad mo. Tapos dito, yan, yung mga singit mo, basta lahat.
Oo, bukol-bukol, mga daliri mo sa paa. Bukol-bukol siya na pag pinitik mo may tubig. Kurikong nga ang tawag. Madalit salita, nahawahan niya ako ng kurikong. Na yung kurikong na yun, ang nagdulot ng maraming peklat sa aking katawan. Yan. So, madalit salita, itong legs ko, ito, ano, hanggang dito, diyan. Yung buong binti ko, tsaka itong hita, yung harap na hita, wala. Pero yung likod, yan. Yung likod na hita, at saka itong puwet, itong pinakapisngi, yan. So, pagka halimbawa yung nakapanti ako, di ba may nakalabas dito, yung nakalabas doon. Yung parang pisngi. Ay, sarado peklat. Totoo, sarado peklat. Dahil nga ng kurikong, ang lalaki ng peklat, ang lalapad, parang mapa ng Pilipinas. Parang world map, hindi lang mapa ng Pilipinas, talagang world map. Covered siya. Itong hita ko sa likod, tsaka binti. Ayan eh, kumbaga sa ano eh, nakatato ang peklat. So, madalit salita, dyan nagsimula ang aking insecurities. Yan. Na ito naman ay napakabata ko pa noon. 14 years old. Mm-mm. Nagkaroon ako ng insecurities. Ngayon, ang naging problema ko nung ako'y nasa De La Salle, okay, na nakukuha ako, okay, bilang isang muse, okay, sa basketball, naging muse ako sa basketball, at saka sa classroom. Ngayon, nung ipaparada na kami, ako ang panglimang muse sa kabuuan ng buong school, panglima akong muse. So, naka-stockings ako sa parada, naka-stockings yan. Pero kahit iparada ako, isama ako sa parada, I'm not happy. I'm not confident. I'm not proud. I don't feel proud. Sapagkat alam kong merong kakulangan sa aking physical na anyo. Yan. Yun. Hindi gaya ng ibang mga muse, okay, na mga kasama ko na very ano sila, confident, okay, they have flawless skin. Ako hindi. I'm very, para akong awkward na hindi ko maintindihan. Insecure na insecure ako. Sapagkat alam kong ako'y hindi na perfecto ang aking outside appearance. Yun. So, hindi ako naging masaya. Kahit ako pa ang panlimang princesses. Yeah. Naging fifth princesses ako noon sa De La Salle. Nung ako'y nag-college, ha? Ang naging problema ko, hindi ako nakatapos. Okay? First year pa lang ako sa college, hindi na ako nakatapos. Hindi ko natapos. Bakit? Kinuha akong candidate for Miss Freshman. Okay. Since wala silang idea na meron akong sikretong pinagkakatago-tago, okay? Yun ng aking mapa ng mga pekla. Yan. So, isang araw, pinatawag ang mga kandidata, okay? For Miss Freshman, pinatawag doon sa opisina ni, kung di ako magkamali, si Attorney Ayala ba yun? Loyola? Basta't ganan, ano? So, sabi niya, ay ika-cancel, okay, o ipatitigil ang klase ng buong colleges sa 3 o'clock. Sapagkat kaming mga kandidata ay ipaparada. So, yun yung mataas na building. Doon kayo sa gitna, mayroon doon platform. Maglalakad kayo doon sa stage, paparada. Ngayon, hindi ko alam kung nagbibiro o hindi. Kasi matagal na eh. Kailangan ay nakabating suit. Di ko alam kung, baka naman nagkareringgan lang ako, ano. Kasi sabi nung isa, nakabating suit daw, parang ganon. So sabi ko, naku, hindi ako pwede magbating suit. Oo. Paparada ka sa buong colleges, ay nakabating suit ka. Oo, ay ngayon ka ako, naku. Yun. So sa madalit salita, ibinigay niya sa amin kung anong aming isasagot. Basta't meron siya ibinigay sa aming question na hindi ko yung malimutan, ano,
na kanya-kanya kami ng sagot, pero isa lang ang tanong. Yun ni about liberated woman, okay? Definition of a liberated woman. Madalit salita, umuwi ako. Tapos ay meron kaming kasambahay. Pero yung kasambahay namin, medyo ano naman siya. Meron naman siyang intellect. Mataas naman ang kanyang intellectual. Dahil nag-aral naman siya sa colleges eh. Sabi ko, ano ba ibig sabihin ng liberated woman? Ganun. So sabi niya sa akin, sinabi naman niya sa akin, tinuro niya sa akin. Sabi ko yun ang tanong. Ngayon, hindi ako pumasok nung hapon. Hindi ako nagbalik. Oo. So, hindi ako nakasama sa parade. Sa ipaparada, yung mga Miss Freshman, hindi ako sumama. Madalit salita, hindi muna ako pumasok. Siguro, 1 week, hindi ako nagpakita. So, alam, akala ng nanay ko ay nasa school ako. Hindi niya alam, naroon lang ako sa plaza, nakaupo. Nakaupo. Yung plaza opposite ang aming school, yung colleges, So, naririnig ko yung mga classroom pag nagtuturoan, naririnig ko yung mga boses ng mga teachers, okay, mga instructor, mga professor. Naririnig ko, pero nakaupo ako sa plaza. Maghapon yun, okay? So, kung maghapon ang klase ko, maghapon ako doon nakaupo. Yun. So, ganun lang, ganun lang ako araw-araw. Hanggang sa pagkatapos ng 1 week, nagpakita ako. Pumasok ako sa classroom. Ngayon, yung mga classmates ko, hindi naanig sa akin. Parang hindi ako nag-i-exist. Sapagkat pinahiya ko sila. Hindi ako sumama sa sa assembly ba ang tawag doon, ipaparada lahat ng mga Miss Freshman candidates, hindi ako sumama. So parang ang aking presensya ay hindi nag-exist, parang hindi nila ako nakikita, walang bumabati sa akin, wala nang ikipag-usap, babae man o lalaki. So naging solo na lang ako. So, hindi nagtagal. Siguro mga ilang days, drain up ko lahat ng mga subjects. Okay? Drain up ko. First year pa lang ako nun. Drain up ko. Tapos, pagka-draft ko, akala naman na nanay ko, napasok ako. So, nakaupo lang ako doon sa plaza. Yun. Hanggang sa matapos yung semestral. Okay? So, nung matatapos na yung semestral, syempre, kailangan may grades, para makapasok ka uli sa susunod na semester. Meron naman akong kaibigan na kaya niyang gumawa ng grades. So, kumuha siya ng mga, yung maliliit na cards, parang ganyan. Yellow yata o red yung tanda ko. Nilagyan niya ng mga card, ng mga grades, tsaka pirma ng mga maestro. So, yun ang prinesent ko sa nanay ko. Yun ang prinesent ko. Kala naman na nanay ko, nag-aaral talaga ako, pero hindi niya alam. Hindi niya alam ang dahilan. Madalit salita, hindi ako nakatapos. Hindi ako nakatapos ng first year college nang dahil lang sa aking insecurities. Ngayon, dumating ang isang araw sa buhay ko na nag-asawa ako. So, nung nag-asawa ako, syempre, 'di ba? Yung first night ninyo, yung first night namin, hindi ako, sabi ko, huwag mong bubuksan ng ilaw. So, wala siyang idea about my body, what it looks like. So, dumating na lang yung araw na nabuntis na ako, nabuo yung aking panganay. Binili ako ni nanay ng damit. Yan. Ngayon, di syempre lumalaki yung tiyan, Pero nung mga 2 months pa yung tiyan ko, syempre maliit pa. Pero naka-maternity dress ako. Hanggang dito sa tuhod. Yan. So, nung bumaba ako para mag-almusal, yung aking ex-husband niya, nandun sa kusina, nagkakapiyata siya. Hindi ko malimutan yung sinabi niya. Tumingin siya sa aking binti, sa aking legs, napatingin siya. Tapos sabi niya, pagkakapangit pala ng iyong legs, sabi niya.
tagtag ng peklat. Na pagkatapos niya sabihin yun, lalong nadagdagan yung aking insecurities na daladala sa aking katawan. Kumbaga sa ano eh, parang binagsak mo ako dun sa kumunoy. Parang pinarusahan mo ako, nihulog mo ako dun sa kumunoy hanggang sa ako'y lumubog. The nerve. The nerve na sabihin niya sa akin yon. Pero wala akong, hindi ko siya sinagot. Hindi ko naman sinabing, kala mo kung sino kang napakagandang lalaki. Hindi. May kapintasan din naman siya, pero hindi ko siya inano, criticize. Hindi ko malimutan yun. Sa halip na ako'y purihin niya, sabihin niya, nako, rin palang aking asawa, maganda ang hitsura ng binti, kahit yan ay puro peklat, ano, di ba ganti? Noong dumating yung stage sa buhay ko na mag-isa na lang ako, okay? Single mother, a single mother with two children. Okay? Nakilala ko si Dani, yan, from Belgium, okay? So, noong nakilala ako ni Dani, syempre nakapantalon ako eh. Kasi nga nilamon na ako ng insecurities ko eh. Wala akong confident. Walang-wala akong confident. Kahit katiting. So, ang tingin ko sa sarili ko, I look very ugly. Okay? Okay. I don't deserve na makapag-asawa ng isang foreigner. Lalo foreigner. Dahil kung yun ang aking unang husband, sinabi, criticize niya, okay, ang aking mga peklat sa binti, yan, how much more pa mga foreigners, di ba? So, nung makilala ko si Dani, may video ako niyan, marami akong mga video niyan about us, about me and Dani, paano kami nagkakilala, yan, paano kami naging mag-asawa. Nung naging kami na nga, okay, ay di syempre dumating yung part sa buhay namin na ano, hindi lang kami basta BF, GF, okay? So, dumating sa amin yung tinatawag na sexual na, anong tawag doon? Oo, yung relationship. Nagkaroon na kami ng sexual relationship, okay? So, si Dani naman, hindi naman siya ang klase ng lalaki kung ayaw kong buksan ng ilaw. Okay, it's okay. Okay, so, hindi niya nakikita ang katawan ko for so many weeks. Hindi niya nakikita. Hanggang sa dumating ang isang araw, sabi niya sa akin, kailan ko pwede makita ang katawan mo? Okay? So, sabi ko sa kanya, pag ready na ako. Okay? So, yun ay parang bangungot sa akin. Para siyang bangungot. Kasi sabi ko, once na nakita niya ang aking katawan, yung aking pinagkakatago-tagong sikreto, siguradong mataturn off siya. Ngayon ka ko, ang kalalabsan ko, kagaya ng ibang mga Pilipina na hanggang peer ka na lang. Diba? Sa atin, ganun ang tawag. Lalo kung halimbawa na-sex ka na ng mga foreigners, ng mga lalaki na dayuhan. Ibig sabihin, hanggang doon ka na lang sa pier. Okay? Patanaw-tanaw ka na lang. Sa vastness ng ocean. Okay? Ngayon, sabi ko eh, nako, sabi ko eh, nadali. Pag nakita ka ako nito, ang aking katawan ako, baka ito yung magbagong isip. Sabihin ko, hindi ka pala perfecto. Oo. Hindi ko pala ay ano. Kumbaga sa ano eh. Kumbaga sa machine gun eh. Minaching gun ang peklat yung katawan ko. Tunay. Wala naman akong peklat dito sa upper part. Doon lang concentrated ang peklat ko. Sa aking hita at binti at saka sa puwet. Oo, yung aking talagang puwet. Oo, parang ang mapa ng mundo. So sabi ko, baka ito eh, kumbaga sa ano eh, mawala ng gusto.
eh, ano na, eh, si siya noon, eh, kumbaga sa ano, Dead Over Hills ba ang tawag doon? Parang ganun, ano, yung kumbaga sa ano, patay na patay siya sa akin. Tapos yung palang kanyang pinagkakaibig-ibig ay may sikretong malagim. So, madalit salita. Ay, pagkaraan ng ilang buwan din na request, pinagbigyan ko. Matagal din, mabait siya, hindi naman siya nagde-demand ng napakalaki. Oo. Sabi ko eh, ready na kako ako. Sabi kong ganun. Di, sabi, di tontuwa siya, natontuwa. Ni-imagine na, binivisualize na niya ako, tsura ng katawa. Mali, pagkaganda-ganda. Ganda-ganda ng shape. Oo. Siyempre, pagka kami nagsasek sa gabi, natatouch naman niya ako. May shape pa rin naman ako kahit papaano. Kahit dalawa ang anak ko. Tayo kasi, mga age na 20, 30, nabalik naman yung dating shape ng katawan. Ano? Pero pagka bata ka pa, kahit nanganak ka, babalik at babalik pa rin ang shape ng body mo. Kung ano ka noong ikaw ay dalaga. Yan. So maganda pa naman ang shape ng body ko kahit dalawa. Ngayon nga lang, pagka halimbawa hinahawakan na niya yung ahintian, hindi ko pinahahawak. Oo, kahit sa dilim, madilim, di naman niya kita, ano. Hindi ko pinahahawak kasi mapipil niya. Oo, yung aking mga peklat at saka yung mga stretch mark, talagang kulubot na kulubot. Kulubot na kulubot. Wasak na wasak yung aking tiyan pati. Hindi lang sa mga peklat, memang yung tiyan ko talagang wasak. Oo. Ngayon, nung gabi din, nakahiga na siya, nag-iintay na siya, nakaganya siya. Posing siya doon sa kama. Ako ba siya hanggang dito, ano? Di, siyempre ako eh. Tarararan, tan-tan-tan, tan-tan. May music. May music background. Ang ganda ng music background. Di, tarararan, tan-tan. Tan-t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 an. Di, dahan-dahan yan, ha? Alam mo, kaya namumula ako. Talagang nilamo ko na. Pakiramdam ko nung gabi yun, parang puputulan na ako ng ulo. Ayun, kumbaga saan, ha? Chop! Tanggal ang ulo. Oh, di, nag-alis na ako, ano. Sabi naman niya, oh, I love what I see. Nako, nung ibinaba ko ng ganon, nahindik siya. Hindi siya nakaimik. Oh, nahindik. Kita ko yung mata niya. Namulaga siya, namulaga. Oo. So, hindi ako umimik. Para akong, yung bagang na-humiliate. Para bagang, kita mo yung mga, anong, para ang feeling ko na masyado akong humiliated. Wala naman siya sinasabi. Pero I feel humiliated. Oo. Kasi kita na niya yung buong katawan ko eh. Wasak na wasak. Oo. Yung dibdib ko lang ang buo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ako nagpa-dede. Kasi walang gatas na lababas. May dede ako. Meron akong bas. Iyan ang hindi ko itatanggi. Meron akong bas. Okay? May bas ako. Dahil ang tatay ko, maganda ang breast ng tatay ko. Maganda ang breast ng tatay ko. Sa tatay ko yun nakuha. So, ako lang sa magkakapatid. Dalawa kaming babae. Pero ako, maganda ang breast ko. Oo. Ngayon, ay di, hindi niya itatanggi. Maganda ang aking dibdib. Itong pababa na. Oo. Talagang mahuhumindik ka. So, hindi ako naiyak. So, sabi, tinanggap ko. Yung oras na yun, tinanggap ko ang aking ano. Magtalo ako eh. Sabi ko, wala na. O, tanggap ko na. Kahit, ang iniisip ko noon, ilang months na kaming nagsasex, nagsasama sa kama, kako ay, first time niya nakita ang katawan ko, wala na, talo na. Tanggap ko na. Kung halimbawa, he decided na, okay, iwan na kita, ayoko, dahil kasi hindi ka sexy, hindi ka perfecto, pangit ang katawan na. Tanggap ko. So, nung nakita niya, talagang hubad ako. Wala talaga, hubad na hubad ako. So, sabi niya sa akin, sabi niya ganun, tumindig siya. Oh. Sabi niya, halika ika, tumindig ka sa kama. Sabi ko, ba't naman ako titindig sa kama? Eh, yung kama nakaharap sa salamin, may salaming malaki. Sabi ko, ba't naman ako titindig sa kama? Sabi, gusto kong humarap ka sa salamin. Sabi ko, nako, Diyos ko po. Sabi ko, gano'n, para akong manok na, pak, puputulan. Di ba yung dress chicken?
bumubuo na. Yung manok tiyangga na ng balahibo, di bumubuo na yung manok, tapos yung ulo yung... Ganun ang pakiramdam ko. O parang akong i-execute. O parang i-execute ako. Sabi niya, sige na, tindig ikaw sa kama. Di tumindig ako sa kama. Pero di, sabi niya sa akin, tumingin ka sa salamin. Di ako makatingin sa salamin. Di ko matingnan ang katawan ko. Umiyak ako. Umiyak ako. Sabi ko masyado man naman ka ako. Sabi ko, na-humiliate naman ako. Sabi ko, gano'n, masyado man naman akong hinihiya. Sabi gano'n. Sabi naman niya sa akin, tingnan mo kung gaano kaganda ng katawan mo. Sabi ko, paano kung makikita kita mo ang pangit ng katawan ko? Oh, ang tiyan ko'y laylay. Oh, yung kumbaga, may excess skin. Kasi nga, nagbuntis ako ng dalawa eh. So, yung aking tummy, hindi yan gaya ng mga ibang Pilipina na nabalik sa dati ang size, okay? Ang akin, nanatiling laylay. O, kumbaga sa ano, excess skin. Tapos ay covered siya ng stretch mark. So, nakakahilakbot tingnan kasi itim na itim. Itim na itim, parang puwet ng kawali. Oo. Tapos sabi niya, hindi daw siya, naunawaan daw niya kung ba't gano'n ang tiyan ko. Oo. Dahil dalawa ang naging anak ko. Okay. So sabi niya sa akin, pagmasdan mo ang katawan mo. Di hindi ako natingin, ayoko tumingin sa salamin. Dahil hiyang-hiyak, para akong pinugutan ng ulo. Para ako yung manok na dressed chicken. Di ako naiyak. Sabi niya sa akin, huwag kang umiyak. Sabi niya gano'n. Pagmasdan mo lang. Tapos nung ako'y tumingin sa salamin, nung ako nakita, sabi, tingin ka. Sabi, tumingin ka. Basta tumingin ka sa salamin. Oh, di syempre hubad ako, ano. So, ang ginawa ko, syempre, yun ang pinipilit niya ako, tumingin sa salamin eh. Tumingin ako sa salamin. Tapos nung tumingin ako sa salamin, sabi niya sa akin, ano nakikita mo? Abay, nung ko lang nakita, maganda pala ang shape ng katawan ko. Totoo yun, oo. So, sabi ni Dani, yung tiyan mo, babalik yan sa dati, mapaplatan dyan. Kung ikaw ay mag-exercise, okay, may exercise para sa tiyan, ganyan. So sabi ko, tingnan mo ka ako ang legs ko. Sabi ko, ganon. Yung pwet, tumalikod ka, sabi niya ganon. Di, tumalikod naman ako. So nakita niya puro peklat. Ngayon, sarado peklat dyan. Kita mo, maganda yung pwet mo. Maganda yung shape ng legs mo, diba? Oh. Ano ba ang peklat? Sabi niya ganon. Peklat lang yan, sabi ng asawa ko. Peklat lang yan. Maganda ang shape ng body mo. Maganda ang shape ng legs mo. Maganda ang contour ng puwet mo. Maganda ang breast mo. Contour ng breast mo. Ang pinag-uusapan ay maganda ikaw as kabuuan bilang babae. Yan. So, ang mga peklat, yung mga stretch mark, parte lang yan ng buhay. Ng iyong pagdadalang tao, nag-anak ka natural. Diba? Yung mga peklat mo kasi nagkasugat ka, natural lang yan. So noon, noon ko naramdaman na unti-unting nagkaroon akong, kumbaga sana'y ang sarap sa pakiramdam. Oo, pinagmasdan ko yung sarili ko sa salamin. Ay, ang ganda pala ng katawan ko. Sabi kong gano'n, totoo. Ang ganda pala ng shape, oo. So sabi niya, tinuruan niya ako ng mga exercises para yung aking tiyan ay magbalik. Ngayon, sabi niya sa akin, huwag kang mamroblema kung ikaw ay puro peklat. Okay? Basta alagaan mo lang ang katawan mo. Yan. Alagaan mo ang katawan mo. So, ang naramdaman ko noon, para akong... Kasi biruin mo, for so many, many years, parang for 30 years na, kumbaga sa ano, nasa ipinireso ako, kumbaga sa ano, sinentensyahan ako ng PAK! Lifetime sentence, imprisonment. Ganun ang pakiramdam ko. Eh yung nung gabing yun, ang pakiramdam ko, parang binuksan yung gang ano, yung bakal na pinto ng kulungan. At ako'y para bagang skyline pigeon fly. Talog ko.
yun ang naramdaman ko. Para baga akong ibon mamay layang lumipad. Yan. O para po namang binuksan yung cage na lumabas ako. Ang sarap sa pakiramdam. O, noon lang, at the age of 30, nagkaroon ako. Bumalik yung aking confidence. Oo. Noon ko naramdaman kung gaano kasarap nang may confidence. Oo. Yun. So, yung aking insecurities, naroon pa rin. Kahit papaano naroon. Pero, nagbibuild up yung aking confidence.